what's up mga kabisnak? Good morning po sa inyong lahat. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog. Ayan, dahil hindi tayo makapag-travel ngayon mga kabisnak, gagawa po tayo ngayon ng isang vlog. Maiksi na vlog lang, pero magluluto po tayo ngayon ng isang buong manok. Ayan, alamak siya. Style lang ni Buhay Abroad with Duck. So, pakita ko sa inyo kung paano ko gawin ito. Siguradong magugustuhan nyo dahil napaka-crispy at saka juicy yung loob niya. So mga kabis duck, samahan nyo po ako sa pagluluto ngayon. So let's go! So ayan na mga kabis duck, ngayon magluluto tayo ng manok na buo. Alamak siya. So ito, style ko itong mga sangkap na to, mga kabis duck. So unang-una, ayan, naglagay ako ng tubig sa kaldero. Tapos ilalagay natin yung mga sangkap natin para sa pagluluto. Lulutuin muna natin yung buong manok dito bago natin iprito. So ito ang mga sangkap na gagamitin ko. Ay ang bawang. Ito yung bawang. Ayan. Tapos sunod natin yung luya, ginger, para pampatanggal siya ng lansa. Tapos itong sibuyas. Ayan, sabay-sabay na natin ilalagay guys. So ayan ang mga kabisdak, nilagay ko na sa kaldero yung buong manok. Ang sangkap natin na inilagay dyan ay bawang, luya or ginger para pampatanggal ng lansa, onion spring at saka sibuyas. Yun ang nilagay ko dyan para sa pampalasa sa ating buong manok. So ilalagay rin natin mga kabisdak yung tanglad. Kung meron kayong tanglad dyan, lagyan nyo ng tanglad. Dito sa amin, meron akong tanglad. Kaya lang yung tanglad na nandito sa amin, ay ito lang yung nabibili sa mga department store. Ito lang, oh, yung mga ganito lang. Ito, ayan. Ito lang yung tanglad namin dito. So, lalagyan natin ng tanglad para pampadagdag ng lasa. At saka yung amoy niya, napakasarap niyan. So, ayan. So, ngayon mga kabisdak, nailagay na natin lahat ng mga sangkap. So, takpan muna natin siya ng about 40 minutes. Ayan, lutuin natin siya ng about 40 minutes. Pakukulaan natin siya bago natin siya hanguin. So, mga kabisdak, abangan nyo yung ating manok hanggang sa kumulo siya. Ayan, balikan natin hanggang sa kumulo siya. About 40 minutes mga kabisdak. So ayan mga kabisdak, umabot na ng 40 minutes yung papakulo natin sa ating manok. Nakita nyo naman, ayan. So, nailagay ko na rin yung hindi ko na pinakita kanina, yung asin, pamienta, at saka yung garlic powder. Ayan, nasa takip. So, ngayon nahanguin na natin siya mga kabisdak dahil luto na siya. Pinakulo na natin siya ng 40 minutes. So, ayan na siya. Yan na yung yung itsura. So, ngayon papakita ko sa inyo. Ihahanguin na natin para patuloyin natin siya. Init. Ayan, kumusta? Dandan lang tayo dahil napakainit. So, patutuloyin muna natin siya. Lalagyan natin siya sa isang strainer. Ayan, mga kumusta? So, ayan na. Nailagay na natin sa strainer mga kabisdak. Ang gagawin naman natin ngayon mga kabisdak, nailagay na natin siya sa strainer. Yan na yung manok natin. So, palalamigin natin siya muna ng about 15 minutes para tumulo muna yung tubig na nandiyan sa loob. So, tayin nyo na lang mga kabisdak before natin iprito siya.
So, yan mga kabisdak. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon mga kabisdak, lalagyan siya natin ng corn flour or corn starch. Ayan. Ano lang natin siya mga kabisdak. Spread lang muna natin siya. Ayan. Para kang nagpiprito lang ng ano ng fried chicken. Kailangan dahan-dahanin natin mga kabisdak. Alright. Ayan. Tanggal natin yung sabaw. Okay. So, spread lang natin. Sigurado magugustuhan to ng mga junakis nyo pag natikman. Ngayong Pasko, pwede nyo itong gawin. Kaya ako nagluto nito ngayon mga kabisdak dahil request to ng anak ko. Whole chicken daw. Whole fried chicken, sabi niya. So, ayan. Tayo muna natin siya mga kabisdak. Patuyuin muna natin siya. Habang nagpapainit tayo ng mantika, patuyuin muna natin siya. So, ayan na mga kabisdak. Ayan, mainit na yung ating mantika. So, ilalagay na natin ngayon yung ating manok. Ayan, ipiprito na natin guys. Ayan, mag-ingat lang kayo ha dahil tumatalsik talaga to mga kabisdak. So, ito na, ilalagay natin yung ating manok, buong manok. Alright. So, ayan. Ayan, kung halimbawa mga kabisdak, tumalsik yung mantika nyo, kailangan takpan nyo yun ang takip yung inyong kaldero o kawali para hindi kayo matalsikan. So, ayan. Tayo muna natin mga kabisdak na maluto yung ating manok. So, ayan na mga kabisdak. Babalik ka rin na natin yung ating manok. Ayan. Ayan. Kung napansin nyo mga kabisdak, medyo brownish na yung kabila. O, medyo malutong siya. Ayan. Yung kabila naman guys, antayin rin natin na maging golden brown siya. So, ayan na siya. Ayan yung kabila. Yung kabila naman ang hintayin natin na maging golden brown. Alright. So, ayan na mga kabisdak. Golden brown na yung ano natin, yung kabila rin. So, ngayon, luto na siya. Ayan, unan muna natin yung mantika para maging crispy siya. Ayan. So, ito na mga kabisdak. Luto na yung ating manok. Ililipat na natin siya sa strainer para tumulo siya. Ayan. So, ayan. Tuluin muna natin yung mantika niya para golden brown na siya mga kabisdak ko. Ayan, kita nyo. Golden brown na siya.
Ayan, ang ganda na ng kanyang color. Ayan, lagay muna natin sa strainer. Patuloyin muna natin yung mantika. So, ayan na yung ating finished product, mga kabisdak. Crispy, crispy siya. Ayan, sana nagustuhan nyo. Yan po yung ating whole chicken, fried chicken. Ayan. Request ng aking patutoy. Ayan, napakasarap po niyan. Very crispy. Look. Crispy siya. Ito naman mga kabisdak yung kanilang yung kabilang side. Very crispy. Yan. So ayan mga kabisdak, sana nagustuhan niyo yung aking whole fried chicken. Yan, panoorin niyo po guys tong aking ano para meron kayong idea sa pagluluto kung paano lutuin ang buong manok. Kung paano siya iprito. Ayan. So ayan mga kabisdak, tapos na po tayo sa pagluluto ng ating buong manok. Naprito na natin siya. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano lutuin ang manok na buo. Ayan, alamax po siya. So maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood ng aking video ngayong araw na to. Ayan, sa lahat ng channel member, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtitiwala kay Buhay Abroad Bisdak. Sa super chatter, maraming salamat din po sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa lahat ng team na sumusuporta sa akin. Hindi ko na kayo papangalanan dahil napakarami nyo. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Karaya, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng suporta nyo kay Boy Abroad Bisdak. Ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan, this is Boy Abroad Bisdak. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. I love you all, mga kabisdak. Bye-bye!